ngayon. Guys, na-reach ko na po yung 1,000 subscribers, no? Wala, yun lang. Talagang masaya lang talaga ako kasi hindi lahat nabibayaan na ng ganitong karangalan, no? Lalo na sa akin, ako first timer ako, baguhan din ako sa pag-vlog. Salamat sa lahat ng sumuporta, salamat sa mga solid subscribers ko, sa mga kaibigan ko na simulat sa pool na lagi nandyan para supportahan din tayo, no? Salamat, hands down, wala akong masabi. Salamat talaga at nabigyan tayo ng ganitong opportunity, no? So ito lang yung stepping stone, no? Hindi pa dito natatapos yung lahat, nag-uumpisa pa lang tayo. At marami pa tayong kailangan malaman at saka marami pa akong i-share na ibang video sa inyo na ikakapulutan natin ng aral at tips yan sa ating mga kapwa naggagamba at siyempre sa gamot na rin, pero hindi lahat, no? Ayun, sana magpatuloy pa to. Patuloy lang sana sa pagsuporta kasi hindi ko ginagawa to kundi pa hindi dahil para sa akin lang, no? Ginagawa ko to para sa inyo rin, no? Nagsishare din ako ng mga konting knowledge na mga napagdaanan ko na, yung mga naranasan ko na, para makatulong na rin sa inyo, no? Para sa mga newbie natin players din, no? So maraming salamat. Maraming salamat talaga. Tsaka konting tips lang, no, sa ibang vloggers din na katulad ko na nag-uumpisa pa lang, no. Pag gagawa tayo ng content, medyo lagyan natin ng konting originality, no? Para yung ibig ko sabihin ng originality, yung pag nakita nila yung ganitong clip mo, makikita at maalala kagad nila na ikaw, kunyari, ako, Angel Nier, Spider Lord, no? Alam na kagad nila na ako yun. Tapos yung content natin, lagyan natin ng konting originality, huwag tayong manggaya, no? Pwede naman tayong manggaya ng konti, pero huwag yung obvious na nanggagaya tayo, no? So yun, konting tips lang din para magkaroon kayo ng branding, kung tawagin natin sa community ng advertising, yung word na branding, importante yan, eh, na pag nakita nila yung isang bagay na ito, kayo kagad yung maiisip, no? So yan, lagyan natin ng originality para hindi tayo magkakapare-parehas, no? So yun lang. Taos puso ulit ako na nagpapasalamat sa lahat ng sumuporta, lalo na sa mga solid subscribers ko at sa mga tropa, sa mga kaibigan ko na sumuporta na lagi nandyan para sa akin, ups and downs, wala akong masabi. So ito, nandito na tayo ngayon, no? Tuloy-tuloy na natin to. Salamat kay Nico sa pag-video ng laban ko simulat sa pool, kay Tyson, kay Migs, kay Justin Dosalba, at kung may mga nakaligtaan pa ako nung nagpa-video ko na tao, hindi ko na maalala kung sino-sino pa iba, pero sa ngayon maapaw yung kasiyahan, talagang hindi ko ma-explain. Masarap sa feeling pag nakuha niyo yung milestone na to. At yun, so umpisahan na muna natin, ano? Salamat. Wala akong masabi, medyo speechless pa. So baka mamaya magkaroon pa ako ng konting idea sa sasabihin ko, no? So umpisahan muna natin to. Pakita ko muna sa inyo yung inaabangan nating pagmumult ni Tala sa Maynila. Yan. Pakita muna natin. Ay, pakita ko muna sa inyo na para makita natin lahat. So, ito. Umpisa na natin. Bago pala tayo mag-umpisa, ito pala. Shout out kay Boss Jomari Avila ng Mandaluyong. Yan. Tsaka kay Boss Mark ng Valenzuela. Huwag ko na daw siyang i-shout out. Tapos kay Boss Richard Pascual Castillo
ng Fujairah UAE. Yan, taga Fujairah, viewer natin siya from Fujairah UAE, yan sa Dubai. No, so shout out po sa inyo diyan. Keep safe. Tsaka ayun sa mga tropa ko na mga kaibigan ko na nag-ML. Yung sa squad namin na SLVG, yan, matitigas yan. O, bobo squad yan. Yan, sila Mac. Yan, si Jomer, si Kiko, si Nico, si Luis, si Jetson, tsaka yung master namin na si Nante. Yan, matigas yan. No, so, shoutout sa inyo lahat dyan, no. Okay, alaw ulit tayo ulit. Patalo ulit tayo ng maraming star. Baka mamaya, susunod, makita nyo lang ako, nag-vlog ako ng ML natin, mga laro natin, no? So, ayan, keep safe sa atin lahat. At, umpisa na natin. Laki na ng alaga ko. Nahiya ka pa, ha? Tinago mo pa yung tala mo sa likod, ha? Sumuan ko ulit humuli ng insekto para pakainin natin siya, no? Nakaka-fascinate lang, no? Kasi hindi everyday, not all the time na meron tayong ganitong gagamba na ikita, lalo na dito sa Maynila, ano? Usually kasi sa probinsya sila nabubuhay, hindi sa Maynila, kasi nandun yung mga puno, nandun yung mga insektong wala dito sa Maynila, sa mga gubat lang nabubuhay, no? So ayan, try natin maganap ng insektong makakain nyo mamaya. So, langaw gaming muna tayo, no? Wala ako ibang mahanap na ano, eh, na insekto para sa kanya. So, pakainin muna natin siya ng langaw ulit. Huwag yung stick, tanga. Yan. Kala ko isasama mo pati stick, eh. Napakatapang mo, hayop ka. So ayan, parang 1 month pa lang ata to siya sa akin, tapos ganito na siya kalaki kaagad, so para sa akin iba yung buhay na yung mga nabubuhay sa wild na ano, gagamba, mabibilis talaga lumaki, so hindi sila ganun kabilis mag-extinct, hindi mauubos ang gagamba sa ano, sa wild, kasi ang sa isipin niyo, sa isang buwan na pinabato-batuhan ko siya ng pagkain, nakuha niya lumaki ng ganyang kalaki, parang singlaki na siya ng TM, eh, ng good size, eh. TM na siya actually, singlaki na siya ng good size halos sa, 'di ba? So mabilis silang mag-produce, mag-reproduce. Mabilis silang mabuhay ng ano, dumami, mabilis silang dumami, no. Mabilis din sila lumaki. Depende na rin siguro sa surrounding. Isipin nyo, hindi pa probinsya itong pinagtitirahan niya. No? What more kung mas masusustansyang insektong nakakain na ito. Mas mabilis lalaki ito kumpara ngayon. So ayan, pinakain ko muna siya ngayon. So ito muna sa ngayon, no? Pasok muna ako ulit at baka masita tayo ng tanod. So ito siya, no, after natin pakainin ng isang araw ng langaw. Dumaki yun siya niya pero hindi botsog. May shape siya. So yan.
balikan ka namin bukas. Hindi mo na ito papakainin. So, day 9. Puta. Ang taba niya. Hindi ko pinapakain yan, guys. Pero ang taba niya. Hindi na siya magkasya sa tinutulugan niya. Ang taba niya sobra. Botsyog. So, malamang sa malamang may nakakain to kaya hindi siya umaalis sa lugar niya, no? Ayan. Tignan natin kung nakabahay ulit siya. Nandito na naman siya. Ang laki mo. Ang laki mo, ang laki mo. Ano ba ito? Bakit ang pagkain? Ang laki niya. Ayan. May mga nahuhuli talaga siya eh. Imposibleng wala eh. Ngayon lang may insektong parang dumapo tapos hindi kumapit sa sabot. So muntik na niya mahuli. Sige, try natin batuhan. So ito, tingnan natin kung kakainin niya. Hindi ko alam kung ano yung insekto yung nahuli ko, pero ayan, maliit lang siya. Ayan. Namo, botsyog. So, day 10. Day 10 tayo, silipin natin siya after ko siya pakainin kagabi. Ang laki ng tiyan. Para ka ng makopa. Nanliit yung galamay sa tiyan niya dahil ang laki na naman ang tiyan niya. Ang laki-laki ng tiyan. Ay, ang laki na niya. Laki na niya. Check upin lang. Check up, check up. Check upin lang natin. Buhay na buhay talaga siya. Laki ng tiyan. Oh. Parang lumalabas na yung pagiging tala butterfly niya. Feeling ko sa next molt nito lalabas na yung parang butterfly na ito eh. Isa siyang rare na Cebu. Pag lumabas yung butterfly niya, pansin nyo ba? Yan. Parang nagpo-form na ng butterfly yung ano niya eh. Yan. Well, hopefully, no, sana sa next molt niya lumabas yung pagiging ano, tala butterfly niya. Para meron naman akong first time na rare na naalagaan. Yan. Hindi ko siya pinapakain. Nahayaan lang natin siya mabuhay dito, no? So, yan. Check up lang yan. Check up lang yan sa, ano, day 11. Silipin natin. Day 12 after umulan ulit. Day 12 tayo, no? Botsyog. Talagang botsyog siya. Ha. Ang laki sobra. Ayan siya ngayon. Para siyang tangkal na naman dahil sa tiyan niya eh. Hindi ko pinapakain yan ha. After lang umulan, yan. Sinilip ko lang ulit siya. Day 12 yan. Day 13, silipin natin. Kung nag-molt na siya. Hindi pa siya nag-molt kasi mas lalo pa siyang lumaki. Yung tiyan. Ayan, mas lalo pang lumaki. May nakain na naman ito kagabi.
guys. Ayun, kakatapos ko lang mamili ng mga kailangan sa bahay, no. Excited ako ipakita sa inyo ngayon si Tala sa Maynila. No, actually wala akong plan na videoan siya ngayon, no, kasi ang tagal eh, naantay ko siya mag-multi. Siguro may 14 days na eh bago ko siya videoan ulit, no, ever since na yung last nakuha ko sa kanya nung upload. Hinihingal pa ako, so yun, excited lang ako ipakita sa inyo ngayon kung ano itsura niya. Kasi nag-molt siya kanina, nadaanan ko lang siya, no, after ko siyang makita, no. Ngayon ko lang siya bibidyoan kasi nagamadali ako eh, may nabol ako oras. So ito, pakita ko sa inyo yung itsura niya, nag-molt na siya, napakalaki eh, napakahaba. Ito, pakita ko sa inyo, sandali. So ito, ayan na siya guys, umaambun kasi, nag-molt na siya. Sana makita natin siya mamaya kung paano siya magbahay, no. Ayan, kung niya makapansin niya sa video ko nung isang araw, ang laki ng tiyan niya, tapos walang galamay. Ngayon, ayan, puro galamay na siya. Ayan, kita ba? Andali, linisin ko yung camera. Ayan, kita na, malinaw. Ayan, napakahaba. So sana magbahay siya mamaya, no, tapos makita natin kung gano'n siya kalaki bumuka, no. Ay, salamat, may upload ko na rin siya. Yan lang naman yung naantay ko bago ko siya i-upload eh, yung mag-molt siya, no. Ayan. So mamaya makikita natin kung paano siya magbahay ulit at kung gano'n siya kalaki. So mamaya na lang ulit. Silipin lang natin si Tala sa Maynila kung nagbahay na siya. So it's around 8:30 PM. Silipin natin. Ayun, nagbahay siya. Ang laki. Ay, salamat. Ang laki na niya. Sobra. Bagong molt. Bagong molt. Ayan. Kung sa personal lang makikita nyo guys, sobrang laki na niya talaga. Hindi na siya katulad dati na baby. Nag-molt na naman. So gusto ko siyang batuhan ng pagkain. Pero sa tingin ko, makakahanap naman ito dito, makakahuli ulit eh. Ay, salamat. Talagang ano, swerte tayo kasi hindi siya umaalis, no. Kadalasan kasi talaga ng ibang gagamba pag pinipet nyo, yung mga ganyan, tapos nakikita nyo umaalis, hindi nyo malaman kung anong dahilan. Wala kasi silang food source. Ayan. So kaya siya nag-i-stay dyan. Unang-una sa lahat, yan, walang gumagalaw sa kanya, walang mga ibang taong bumubuligdig, ako lang. Tsaka number one sa lahat, may pagkain siya, kaya siya dito nag-i-stay. Ayan. Try ko siyang batuhan ng ano, pagkain, hanapan ko siya. Ayun na. So kumuha nga pala ulit ako ng 5 piso, no, sukatan lang. Sukatan lang ba? Makita niyo kung gano'n siya kalaki. Dami na, good size na. Pwede na sa good size. Ayan. Nakatupi pa yan ha. Pero pwede na siya sa good size. Semi good size na siya. Ayan. Nakatupi pa yan siya. Ayan. So para sa akin, semi good size na talaga siya. 5 piso yan eh. Ayan, 5 piso yan. So yun, parang yun, may mga insekto na naman na dumadapo sa sapot niya. So talagang meron talaga dito mga pagkain niya. Ang lakas
niya, sobrang bilis. So yun, pinakain ko lang siya ng maliit na insekto. Moth, kung tawagin moth. Yan, sobrang bilis na niya. Hindi katulad dati na yung chinecheck pa niya kung ano yung dumapo sa sapot niya. So ngayon, ayan siya. Ayan. Maliit lang pinakain ko sa kanya. So try ko pang humanap ulit ng ano, isa pang insekto. So, wala akong choice, no? Talagang humuli na lang ako ng langaw. Ayan, tinuso ko sa stick, ayan. Para mapakain sa kanya ng medyo malaki-laki. Kasi ang payat niya, ang laki ng pinayat niya sobra. So, ayan, wala akong makita ng insekto na ano, medyo malaki-laki. So, no choice, langaw ka muna, no? Ayan, subukan natin siya makainin. Galit na galit, oh. Yan. Galit na galit. Akala mo, nakikipag-away, eh. So, ayan. So, para sa akin, semi-good size lang siya. Malapit na siya ron, eh. Malapit na siya maging good size, eh. Pero TM to. TM. TM na malaki-laki. So parang nabulabog ata siya, no? Ayan, so far. May pitik-pitik pa yung pagkain, no? So kung makikita nyo, yan yung pinakamalapit. Yan. Nakatupi pa yan, pero para sa akin TM pa lang siya. TM na pa, good size na. So hindi lumabas yung pagiging butterfly niya, no? So ayan. Hi, salamat. May upload na rin kita after 9 days or 10. Ayan. Doon lang siya nakapag-molt ulit, no? So ayan. Marami pa tayong aabangan sa kanya, no? Pag susubaybayan ko pa rin yung buhay niya dito habang nandito siya nakatambay, no? Dito siya namumuhay. Ayan. Pinain na niya. Subaybayan pa rin natin to. Sana, hopefully, hindi siya umalis, no? Pero sa tingin ko, hindi naman to aalis. Not unless pag, ano, gagalawin siya ng ibang tao. Yan. So, yan. Diyan lang siya. Hindi man mawawala siguro to. Huwag lang pagtitripan or makita ng mga bata. Kung sakaling, maano na yung quarantine, matapos na. Yan. Laki na niya, sobra. Ang haba. Haba. So yun guys, eto muna sa ngayon, no? At susubaybayan ko pa rin siya sa paglaki niya, alagaan pa rin natin siya. Ayan. So ayun, no, sana nagustuhan nyo si Tala sa Maynila. At habang naka-quarantine pa tayo, siya muna ang magsisilbing libangan ko, no? So subaybayan pa rin natin yung paglaki niya. Hindi pa dyan natatapos yan, so hopefully hindi siya umalis dyan. Magstay lang siya dyan sa bahay niya, tsaka sana lumaki pa siya, no? Para hindi lang ako yung matawa, pati kayo, no? Para masubaybay rin na rin natin yung anong paglaki niya. Tsaka dahil tinapos mo yung video to, kasali ka ulit sa raffle sa ayat sa gusto mo, no? Eh, kung sino lang naman na may gusto, screenshot nyo lang to. Screenshot nyo lang tong video na to. Tapos send nyo sa akin, PM nyo sa akin sa RD Legazpi. Yan yung ano, magsisilbing entry number nyo sa raffle ko, no? So ayun. At salamat ulit. Taos puso, muli ako nagpapasalamat. Taos puso ako nagpapasalamat sa inyong lahat, sa lahat na sumusuporta. Dahil na-reach na natin yung milestone na to, na inaasam-asam ng lahat. At sana lumaki pa tayo, magpatuloy pa tayo sa paglaki, no? Para mas marami pa akong videos na upload. Ganahan pa ako na mag-upload na maraming videos about sa hobby natin, no? So ayan,
Ayan muna sa ngayon. Ingat sa lahat. At sana matapos na itong pandemic na to para magtuloy-tuloy na ulit tayo sa paglalaro. At win or lose, always stay humble. Okay?